yung payment ng ano guys is 3% of your gross income computation. So kailangan nyo ng sobrang mahabang pasensya kasi But I need to film this one because I want to share my experience about business renewal kasi gusto kong makatulong sa mga kagaya kong bago pa lang sa pagninegosyo. And pasensya na guys ha, kung maingay yung background natin kasi bukas yung door ng studio and may sumisigaw na bata. So ayan guys, and welcome back to our channel. So it's me again, Mommy Ace of R&R Family. And for today's topic guys, gusto kong i-share sa inyo yung experience ko about Business Renewal 2021. This one guys, the process may vary depending sa municipality nyo. So this one guys, yung experience ko lang sa municipality namin, which is Camiling. So dito kami sa Camiling, Tarlac, and ito yung na-experience ko. I believe sa mga ibang municipality or sa mga ibang lugar, meron na silang online. So sa amin kasi wala pa. And nagtra-transition sila from manual to computerized, ganun ata, or yung sa systematic. So na nag-cause ng sobrang delay. So ayun na nga guys. So kung nagbabala kayo for Business Renewal 2021, hindi pala nagbabala kasi kailangan natin yan. As a business owner, it is our obligation and responsibility to renew our business permit para syempre dire-diretso ang benta, dire-diretso din ang kita. So ayun. Masyado bang maingay? So ayan, bibigyan ko lang kayo ng step-by-step guide para naman makahabol pa kayo kasi today I'm filming this January 17th. Tama ba? January 17, 2021 and some hanggang January 31 yung deadline. Pero dito sa amin is hanggang January 20 lang. So pag lumagpas ka na dun guys, magkakaroon ka ng penalty. So may mga babayaran ka and depende ata yun sa ilang percentage ng gross income mo. So ayun. For the business renewal, ang kakailanganin mo guys is pumunta ka sa municipal hall nyo. Merong mga business one-stop shop. Doon ako nag-process and nag-fill out ako ng form. Yung form guys, is madali lang siyang kunin. Actually, yun yung pinaka-first step. So, kailangan mong i-fill out lahat yun. Wala na kasi ako nun guys kasi kinuha na nila doon kasi tapos ko na nga. So, pag na-fill out mo yung form na yun, nag-secure ako ng number. And then yung number na yon is for the gross sales computation. So kailangan sila yung magbibigay ng gross sales computation para kapag ka nabigay na nila yon, pwede ka nang magpa-sedula. So yung sedula na yon guys is may babayaran ka na. Kailangan mong ma-secure yung sedula first bago ka makapag-proceed sa mga ibang requirements. So, pagka nakuha mo na yung sedula mo, pwede ka nang kumuha ng sanitary. In my case kasi guys, diba last year lang naman ako nag-secure ng permit, yung sanitary ko, or yung sa health about sa, ano ba yun, sa x-ray, ganyan-ganyan, is valid siya for two years. So, pwede pa yon. So, pinarenew ko lang siya. Hindi na ako kailangan magpa x-ray. So, yon. Pinarenew ko lang siya doon. Pumunta lang ako doon. And then, na-secure ko na siya agad on the first day, guys. Ha. And next is yung Menro. Yung sa may basura. So, ang kailangan nyo naman sa Menro, guys, is kailangan magdala kayo ng dalawang basurahan, isang nabubulok at isang hindi nabubulok. So, ayun. And then, after nun, yun na. Kailangan nyo naman, guys, kumuha ng number or pumila doon sa encoding. Kasi sa amin, guys, hindi ka makakakuha ng fire
yung sa fire clearance, ganyan, hanggat hindi na i-encode yung iyong mga requirements. Kasi nga, nagtra-transition kami from manual to yun, computerized or digital. Kasi dati, okay lang na makompleto mo lahat ng requirements bago ka magpa-encode, then i-release na nila yung, ano, yung business permit mo, yung parang ganito. Pero ngayon guys, hindi na siya ganun. So, kailangan mong magpa-encode. So, dun ako natagalan. Actually, guys, itong process na to, isang full process na to, is 1 week kong trinabaho. Kasi, ang mahirap is yung mag-secure ka ng number, and yung kumila ka. Kasi, nauubusan sila ng number. Kasi, syempre, January talaga, guys, is madaming nagpaparenew. Kasi, naman talaga yung season for renewal ng mga business permit. So, after kong nagpa-encode, guys, yung encoding ko ata, guys, is pang third day ko na. So, andun na ako ng 8:30. Imagine, guys, 8:30. Number 32 ako. And then, nakuha yung paper ko, mga 11:45. Ganun ako katagal nag-intay for the encoding. Kasi, basta, sobrang tagal. And then, kinahaponan, so, pinasa ko na yung papel ko for encoding. Kinahaponan ko na binalikan mga alauna, ganyan. And then, nakuha ko na yung papel ko mga 2:30. Tapos na siyang i-encode. And then, nagpunta na ako sa fire. And then, after nun, payment na ako. For payment na ako. So, yung payment ng ano guys is 3% of your gross income computation. So, yun yung binayaran ko dun. After ko sa cashier guys, is sinubmit ko na yung paper ko dun sa releasing of business permit. So, ito na nga yun, guys. Ganito yung itsura niya. Ayan. Ewan ko kung ano yung mga hindi pa din ipakita dito. So, ngayon sa amin, nagbago na yung itsura niya. Andiyan na si Mayor, ganyan. Dati pa naman mayor si Mayor kasi dati landscape. Ngayon, naka-ano na siya, naka-portrait na siya. Ayan. So, bago kayo pumunta dun, guys, make sure lang, ha, na kumuha kayo ng DTI nyo, of course. And then, barangay business clearance. Ayun. Kasi kailangan nyo din yun. And then, kung nagre-rent kayo, kailangan nyo din, syempre, kumuha ng yung list of contract. Yan. I-photocopy nyo lahat, guys, ng mga requirements na kailangan. Kasi, yung original copy sa inyo yun. Hindi pwedeng mawala yun. Dapat sinisecure nyo yun lagi. So, ayun lang, guys. Shinare ko lang sa inyo kasi talaga, kung renew kayo ng mga business clearance, business permit, ganyan, kailangan nyo ng sobrang mahabang pasensya. Kasi, eto nga, January is the season for renewal, kaya hindi natin naiiwasan na madami tayong kasabay. Yung iba, mainit na yung ulo, of course, yung mga staff, kasi syempre, pagod na din yung mga yan. Pero, the best thing, guys, is human tayo, tao tayo, so nakakaintindi tayo. So, ang kailangan lang natin is habaan yung pasensya, syempre, and then, magpasensya, ganyan. Kasi matatapos din naman tayong lahat eh. Pero guys ha, kapag lumagpas kayo dun sa date na binigay, is magkakaroon ng penalty. So, iwasan natin yun kasi sayang, diba? Instead, naipon na lang natin, pirang penalty pa natin. So, ayan, yun lang guys. I hope na itong kwento ko na to, itong pag-share ko na to, is makatulong sa mga bagong business owner na kagaya ko na kailangan mag-process, ganyan. So, ayun lang. And then, yung sa BIR naman, guys, is yun. Nung secure ko naman na yun, so okay na yun. Wala palang kinalaman si BIR, guys, sa pagre-review ng municipal business permit. Dati kasi nag-worry ako, inayos ko talaga si BIR ko para makapag-renew. Eh, wala pala siyang kinalaman dun. So, separate na ahensya sila. So, yan. That's it, guys, for today's video. See you again on our next one. Bye!